Yo, what's up mga tol? Magandang umaga sa inyo, tanghali, hapon o gabi, kung anong oras nyo man ito pinapanood. Ngayon may pag-uusapan na naman tayo, pero pag-usapan na natin ito na nakaraan eh, pero tuloy lang natin. Meron kasing tattoo na related sa ginawa ko na nakaraan, kaya naisipan kong videoan din. Yan. Sa part na yan, gumamit ako ng round liner kasi hindi kayang siksikan ng ano eh, ng shader yung mga detalyeng banda dyan dahil masyadong tight, masyadong ano, masyadong siksik, makihipot yung mga details. Kaya gumamit ako ng round liner. Gamit ko dyan is 3 round liner traditional needle. Gamit kong machine is steel rotary. Yung volts is 6 volts. Yan. Lining ako lang yung parting yan. Pero naka-floater ako dyan. Sa mga bagwa nating mga utol, yung hindi pa nakakaalam ng floater, isa siyang technique na ginagamit. At yung needle mo is kailangan litaw na litaw. Pero hindi porket litaw na litaw yung needle, ibabaon mo lahat yun. Hindi ganun. Soft pa rin yung shade mo dyan. Hindi mo ibabaon, hindi mo papaabutin sa kalahati. Mababaw lang siya. Para, ginagawa yun para ano eh, pinong-pino yung linya. Para smooth na smooth. Linya ko lang muna yung mga hindi kayang sundutan. Yan, nag-switch na ako sa Diamond Ava na may Easy Revolution na cartridge needle. 13 mag yung gamit ko dyan. Yung volts naman na gamit ko dito sa machine na to is 8 volts kasi mahina eh. Mahina siya umigup ng ano, boltahe. Kaya nilalakasan ko yung volts para mas mabilis makapagpapasok ng kulay. Pero smooth siya gamitin. Yan, kita nyo shader yung ginagamit ko para sa mga fur niya, yung mga balabalahibo. Ganun pa rin, parang lilinya ka lang. Maglilinya ka. Ito medyo curly yung mga balahibo na itong Shih Tzu eh. Kaya medyo wavy yung paggawa natin ng linya. White ano siya, white Shih Tzu. Pero nilagyan ko na ng mga gray kasi para hindi tayo ganun ka dami kumonsumo ng white. Tsaka para buhay na buhay. Kung napapansin nyo yung ayun, medyo pinkish siya. Yung pinaka ano ko, pinaka lightest gray tone ko, sinawsaw ko sa konting red. Kasi para mas maganda yung effect eh. Pero yung sumunod ko yung medium gray tsaka dark gray, hindi ko na sinasawsaw sa red. Yung pinaka lightest lang na kulay. Para maganda yung effect niya. Yan, medyo kaya ng siksikan niya ng ano, shader, kaya shader na ginamit ko. Mas okay kasi pag ganun eh. Mas buhay na buhay tingnan eh. Hindi masyadong sharp yung image. Yan. Gawin ko muna yung mga shadow. Yan, tulad yan, pag gagawa kayo ng ano, ng kulay, halimbawa, puting aso, puting mga tupa, ganun. Basta kulay puting hayop. I-ano nyo muna, edit nyo muna yung gagawin yung reference. Yung clarity niya, taasan nyo. Yung exposure.
hindi naman lahat kailangan yung i-edit. May mga part lang para lumutang lang yung mga shadows niya. Gawin yung mas clear yung image. Mas matingkad para lumutang yung mga shadows niya. Makita niyo yung kung saan kayo magta-transition ng mga kulay. Kasi kung hindi niyo gagawin 'yon, halimbawa puting aso pinagawa sa inyo, walang ka-shadow-shadow. Kung hindi niyo i-edit yung reference niyo, hindi niyo makikita yung magiging plain lang siya na white. Parang ang hirap gawin ng ganun, di ba? Kung nagigets niyo ako, i-edit niyo muna para lumabas yung mga dark areas niya. Although white siya. Medyo mahirap i-explain eh. Pero gagawin ko yun ng video yun. Yung ganung pag-e-edit. Yan. Kung napapansin nyo, mga tol, katabi ko yung ano, yung reference, yung stencil ko. Kahit may stencil na ako sa balat. Para nag-guide pa rin ako ng maayos. Kung saan ako magda-dark, kung saan ako magla-light na shadow. Yung transition ko ng kulay. Alam na alam ko pa rin para hindi ako maligaw. Tinatabi ko yung ano ko. Ginagawa ko yun pag medyo mahihirap yung gagawin eh. Pag masyadong komplikado yung ano, stencil. Tsaka pag mahihirap yung design. Nilalagay ko sa tabi ko yung stencil ko. Para hindi ako naliligaw. Yan. Yan, tingnan nyo yung paano yung ginagawa ko. Sinusundot-sundotan ko lang ng maliliit na line para magmukha pa rin siyang buhay. Medyo mahaba na naman tong video natin, mga tol. Kasi umabot na 3 oras tong ano eh, session namin. Mga tatlo't kalating oras. Ayan, tapusin ko muna yung mga balaibo niya sa gilid. Napansin niyo doon lang ako nagline sa isang paa. Pusin ko lang yung mga balaibo na yan. Mahalaga na nakikita niyo rin yung reference niya. Hindi kayo maligaw. Diretso lang. Tsaka yung punas nyo, huwag masyadong malawak yung sakop. Para hindi masyadong maapektuhan yung ibang stencil. Yan yung pinaka-lightest gray tone ko. Sinasaw-saw ko sa konting red. Para yung effect niya maganda tingnan. Sigundi ko in-edit. Kundi ko in-edit yung ano, yung reference. White na white lang talaga yung aso eh. Tinaasan ko yung ano niya, tawag doon. Yung ewan ko kung anong tawag doon eh, resolution ba 'yun? Basta tinaasan ko para lumitaw yung mga shadows niya. Diyan tayo sa ilalim ng lips. Hindi pa ako makagawa ng ano eh guys eh, ng tutorial about surrealism kasi wala pa tayong mahanap na canvas at saka hindi pa tayo nakagawa ng design para doon. Kaya itong naging client ko na to, binidyoan ko na lang muna para may share pa rin ako sa inyo. Yan, same style pa rin. Gagawa ka ng mga linya gamit yung curve mo na shader. Dito hindi pwede yung flat shader eh kasi kung mapapansin nyo patagilid yung stroke niya sa paggawa ng linya. Kung flat shader ang gagawin nyo dyan, may kantuhan kasi yun eh, yung flat shader needle eh. Magka-cut yung ano, balat niyan, makakagawa ng cut, sugat.
Yan, nag-switch na uli ako sa 3 round liner para dyan sa bunganga ng aso. Floater pa rin yung technique na ginamit ko para smooth pa rin. Sinaidan ko na rin. Maliit lang naman kaya ginamit ko na rin pang shade. Ayan. Tsaka floater naman kaya hindi madadamage yung skin kahit gamitin natin pang shade. Pero kung hindi kayo nag-floater, huwag kayong gumamit pang shade ng round liner. Ayan. Floater kasi ako dyan kaya ginamit ko na rin pang shade. Dinahandaan ko lang. Yan, may mga detalye kasi ganyan eh. Yung highlight niya, iniwasan ko. Kaya hindi ako gumamit ng curve mag dyan sa ilong. Yan. Walain ko muna yan. Bali ang tawag dito for ano na rin eh, parang halos portrait na rin eh, kasi yung reference ko picture ng isang aso eh. Tapusin ko lang muna yung mga shades niya. Dapat ano lang to eh, time lapse eh, pero salita na rin tayo para makapagkwento kahit papaano. Time lapse lang sana to. Shinaidan ko pa rin. Yan, tandaan nyo laging tabi nyo lang yung ano, stencil nyo sa gilid para nakikita nyo yung transition ng kulay na gagawin nyo. Halimbawa, kung magla-dark na kayo dito, kung magla-light na kayo sa bandang to, para hindi kayo maligaw, kabisado nyo pa rin. Maganda gamitin tong gantong style ng shade sa mga portraits talaga eh. Yung light gray mo, isasawsaw mo sa konting red. Yan, switch ulit tayo sa round liner para sa mata. Mabilisan lang din. Merong mga details kasi dyan na ano eh. Mahirap sundutin ng shader needle. Yan, tulad yan. Iniwasan natin yung highlight ng mata ng aso. Dapat ite-testing ko dyan yung binili kong needle na ano eh. 1RL, 1 round liner. Kaso okay na naman yung ano eh, 3 round liner, kaya hindi ko na ginamit yung 1RL. Titesting ko sana yun kung okay ba. Pero ito palang 3RL pa lang, ang nipis na eh. Ano pa kaya yung 1RL? Sabi kasi nila yung ibang nakakausap kong artist, yung ginagamit daw sa point lisim, sa dot works, mga ganon, one round liner, eh gusto kong gumawa ng mga ganon ngayon, ng mga point lisim, dot works, kaya bumili ako ng one round liner. Detesting ko sana. Shade ko muna, tapusin ko muna yung mga shades. Medyo kayo manggi yung canvas natin dyan.
Jumamula mo lang gray wash. Pero sa para sa akin hindi na matatawag na gray wash 'yan pag sinawsaw mo na sa kulay. Nahaluan na siya ng kulay. Yan. Dark gray ginamit natin 'yan sa part na 'yan. Bilang na bilang lang yung ginamitan natin dyan ng solid na black. Yan, dark gray lang yan. Kasi lalagyan pa naman ng background yan eh. Pag ginawa kong solid black yan, litaw na litaw yung outline. Yan, background na. Ang dulas ng armrest ko dyan eh. Usog ng usog. Kaya maraming shots na ano, na sablay yung kuha ng camera. Ayan, lagyan na natin ng background. Madugo na. Kita na yung transition. Yun lang, yung blending pa rin ng ano, dark gray to light gray. Transition kung tawagin. Ngayon lang, tandaan nyo lang na huwag nyong pagdugtongin yung kulay. Pagpatungin nyo. Na-discuss ko na yun sa ibang video ko eh. Diyan, ang hirap papasukan ng ano sa parting yan, bandang siko. Kasi yung skin type dyan, medyo makapal eh. Medyo makunat. Hirap makapenetrate yung needle. Ang pansin nyo, ilang balik no. Light tone lang din kasi yung gamit yung needle. Ay, ink. Yan. Tinigilan ko na kasi, madugo na eh. Ba mabugbog. Yan, nag-freehand ako ng ano, mga numbers sa baba. 10 years din yan, ang aso niya. Memorial tattoo ng aso niya. Ni client. Saktong 10 years bago kinuha. Yan, 2020 oh. Dami talagang kinukuha ngayon, 2020. Hindi naging friendly sa atin tong 2020 na to eh. Ang gamit ko dyan, ano lang, natural na ano lang, gel pen. Yung pang freehand ko. Kasi ano na lang to eh. Dapat walang ganito eh. Naisipan lang namin na lagyan. Kaya hindi ko na nasama sa print yung year ng birth ng aso niya tsaka death. Kaya kung nag-ano ka, pa-practice ka mag-drawing-drawing, lamang pa rin. Kasi tulad ng mga gantong sitwasyon, may gustong ipadagdag, kaya-kaya mo i-free yan. Kasi nakapag-practice ka mag-drawing. Madali na lang sa'yo. Eh kung hindi ka nagpa-practice mag-drawing, tapos may biglang ganyang pinalagay, mahihirapan ka. Pagpapawisan ka. Eh kung nagpa-practice ka mag-drawing, basic na lang sa'yo yung mga ganyan. Yan, nagputi na tayo. Yan, dahil medyo dark skin tone yung ano natin, client, medyo kitang kita yan, puti. Pero sa mga unang minuto, halimbawa yan, tulad ng ganyan, pagkakahagod mo pa lang, hindi mo pa mapapansin eh, napasok na yung kulay eh. Kaya wag mong rat-ratan, wag mong sunod-sunodan ng lagay, kasi hindi mo alam, pasok na yung kulay eh.
hindi mo lang napapansin dahil madugo. Ayan. Antayin mo lang humupa yung dugo, makikita mo na nalalabas na yung ink niya, yung white, yung pigment. Normal lang yun na madugo, na makikita mo yung dugo. Pero itong kain ko, madugo talaga siya eh. Kaya hirap din ako eh. Medyo nahirapan din ako magpapasok ng white. Yung gamit kong ano dyan, white ink is Eternal Ink na white. Kaya pinahiran ko na ng Ink Armor yon. Para medyo umimpis na yung trauma ng balat. Yan, pag mga unang minuto pa lang, hindi mo pa mapapansin eh. Pag humupa na yung pagdudugo, yun, lilitaw na yung kulay ng puti. Kaya pag ganyan, akala mo wala pa, antayin mo lang. Huwag kang ma-stress na, uy, bakit hindi pumapasok yung puti? Pasok yan. Antayin mo lang humupa yung ano, yung dugo. Natural lang yan pag sa shade eh. Pero pag outline yung ginagawa mong highlights, kita agad yun. Upunasan mo lang, makikita na. Pero pag shader yung gamit mo, ganito, shade, madugo talaga. Kaya antayin mo mga ilang minutes. Pag umupa na yung pagdudugo, yun, litaw na yung pigment niyan. Ayan, lagyan mo lang Ink Armor. Ink Armor yung gamit kong ano eh. Yung ginagamit ko para umupa yung trauma ng balat. Malaking tulong din yung Ink Armor. Kasi hindi siya namamaganang todo eh. Pag nilalagyan mo nun. Nakakatulong siya sa healing process. Yan, ganyan. Natatuan mo pa lang. Lagyan mo ng Ink Armor. Kasi pag nararamdaman ng client na mainit, ibig sabihin na umi-epekto na yung Ink Armor. Nagre-regen na yung mga na-damage na balat. Yung mga nasugat. Yan, kasi yung pagtatato, sugat din yan eh. Ganun pa rin, yung pag-shade ko ng white, parang linya-linya pa rin. Para maging fur pa rin siya, yung balahibo. White Shih Tzu kasi itong ano natin eh, ginagawa eh. White Shih Tzu na nakatali yung buhok. Kaya ganun pa rin yung pag-shade natin. Hindi ko shade na ano, na color pa ako ganun. Na buong white. Hindi, ginawa ko pa rin. Hibla-hibla pa rin. Para sa style ko ha. Para sa tingin ko kasi mas more realistic pag ganun eh. Meron namang iba na ano, sinishadean na lang nila. Pero para sa style ko, gusto ko ganyan. Parang nakakadagdag na rin ng detail yung ganyan eh. Ganyang style. Matagal nga lang siyang gawin, pero okay naman. Ayun, kung napansin nyo, nakita na yung kanina mga namumula. Kitang-kita na yung white dun sa part na yun na ginawa natin kanina. Yung pagdudugo, normal lang yan eh. Makikita talaga yan pag white ink na yung gamit mo. Nilagyan ko na ng ano, hindi ko na kailangan ng reference. Hindi, nilagyan ko na ng tissue kasi madulas eh. Sensya na kayo, naharangan ng machine. Ganyan lang din. Tulad ng video ko na nakaraan.
gawa lang kayo ng mga maliliit na linya gamit yung shader needle natin. Yan, sa highlights ko ginawa yan. Hindi yung matawag na highlights yan kasi ganyan talaga yung kulay ng aso eh. Parang same na rin. Nakita nyo yung locks. Locks na ng pagdudugo niya eh. Kaya nahirapan din ako magpapasok ng white. Ayun, nakita nyo yun. Yung sa bandang baba. Labas na yung kulay puti. Ano yun lang? Patience lang. Hayaan nyo lang munang makalabas ng maigi yung dugo. Huwag kayong mainip kasi lilitaw naman yung kulay niyan eh. Huwag kayong ma-stress pag nakakita kayo ng dugo na akala nyo hindi pumasok yung ink. Normal lang yun. Antayin nyo lang punasan nyo yung dugo. Pahiran nyo ng ink armor o kung ano man yung gamit nyo. Pahiran nyo lang. Tapos antayin nyo lang. Huwag nyong ano yun, baka ma-overwork eh. Huwag nyong pilitin na sa kakagod nyo lumitaw agad yung white. Yung tipong haagodan mo siya ng mga 6 na beses, 7 beses para lang makita agad yung white. Huwag ganun. Kasi baka matroma yung balat eh. Baka ma-overwork. Mga 2 haagod, 1 haagod, ganun. Tapos pag nagdugo, hayaan mo muna siyang, hayaan mo muna yung dugo na ano, mawala. Kasi, halimbawa, nawala na yung dugo, tapos wala masyadong pigment na nag-penetrate o pumasok sa balat, tsaka mo na lang siyang patungan. Hindi yung ano, porket nakikita mong dugo lang yung nakikita mo, papatungan mo agad. Antayin mo muna na pumupa yung dugo para malaman mo kung pasok yung ink o hindi. Huwag mo nga madaliin, patience lang talaga. Yan, tulad ng sinasabi ko, yan, nakikita na dun sa baba na pumasok yung kulay. Kahit nagdudugo siya kanina, hindi ko pinatungan agad. Inantay ko na humupa yung pagdudugo. Yun, lumitaw naman yung kulay. Pasok naman, nakapenetrate naman ng maayos. Pahiran nyo lang lagi nung ano, ink armor o kung ano man yung gamit nyo. Yan, pasok agad yan dyan eh. Kasi maliit lang. Ayan, pansinan nyo yung mata tsaka yung ilong. Hindi siya mukhang ano, mukhang cartoons kahit round liner yung ginamit ko sa area na yun. Pati yung labi. Kasi yung technique na ginamit ko pang shade doon is floater lang. Ayan, nag-switch na ako sa ano, round liner na pang highlights. Para doon sa ngipin at labi. Ganun na rin sa ilong at mata. Sundutan ko lang. Buhay na yung aso natin. Ah, dinagdagan ko lang ng konting details. Tapos na, okay na yan. Hindi ko na masyadong dinamihan yung ano, balahibo kasi baka ma-overwork lang. Lagyan ko na lang yung gilid. Okay na yan. Yung number hindi ko na nilagyan nung highlights kasi may shadow naman siya. Kitang kita rin naman. Ang gamit kong foaming soap is Betadine foaming soap.
yan, medyo tini ng konti yung pag-rub ng ano, yung rub ng balat para yung mga dugo mawala. Makita natin ng malinis. Yan yung aso nyo, puting-puti. Yan, yan yung finished product natin. Okay na siya. Yan lang mga tol, ito yung finished product. Follow nyo ako sa Facebook, pati sa Facebook page na rin. Ilalagay ko yung ano, description. Salamat guys.